Oo nga, no. Tapos sa labas, pwede mo, ayun nga, ang maganda sa islas, pwede siya sa labas lang ng bahay, sa balcony ng mga condo. Usong-usong yan ngayon, te. Oo, plantitas. Naks ko maka-ano na morning show. Merry Christmas! Nasaan ba ito, mga kadastas? Welcome to Sis. Lumay-lumay, si. Hi mga Jasters! Welcome back sa... Nahiya ako, ang daming audience. Tayo sa Joe audience. Nahiya ako bigla dahil marami po tayong studio audience. At welcome sa Green Panda Farm. At ngayon ay first time natin magtatanim. Char, hindi ako masyado nagtatanim sa bahay. Si Mama yung mas nagtatanim. At bilang nasa farm tayo, tuturuan tayong magtanim ng mga gulay ng owner ng farm. So tawagin na natin from Kuda Serie Episode 1, Lea de Ocampo. Magandang buhay, charot. Tuturuan tayo ni Lea, ni Melba na lang for short. Melba na magtanim. So, kung gusto niyo pang malaman yung story behind Green Panda, lalagay ko yung link dyan. So, ngayon, te, turuan mo ako. Ano mga kailangan? Yan, te. O, ano muna, pakilala muna natin yung mga seeds ni East West. Ayan, oo nga. Okay. Yan ang seeds. East West Seeds. So, kami ang ano... Isa kaming vegetable seed company. Ikaw ba yung owner? Hindi ako yung owner. Siya yung owner ng farm. Employee CEO. Vegetable seed company. Ay, East West Seed. So yan, mga pinakbet veggies. So yan. So East West Seed. So, pakita natin yung iba seeds. Pa. So ito ay Marimax. Marimax. So meron silang kamatis. Kamatis. Meron din kaming pakuan. So may mga fruits din. Aside from pinakbet veggies. May mga talong. Kamatis ulit. May okra. Yan. So, basta pinakbet veggies, East West Seed po ang hanapin. Saan mo bibili itong mga East West Seed? Sa, meron kami sa Lazada. So, ah, meron sa Lazada nga pala. East West Seed. Pero dahil mga Jasters kayo, mamaya, after ng video ay magpapag-giveaway tayo ng mga buto ng East West Seed. Yay! Studio audience! So ayun, kasi hindi ako marunong magtanim. Kaya hindi ako successful sa mga seeds. Lagi yung binibigay mo na ng mga seedlings. Kasi ano ginagamit mo ng loop? Eto, ayun nga. Te, ano ba kailangan na lupa? Galing mo din ang swagway. Anong kailangan na lupa na gamitin? Te? Ano ayun. Ba to? Ano so pag mag-grow ng from seeds, very important daw yung ano, sowing medium ang tawag nila. So kung saan ka mag-sow ng seeds. So, yung so, bawal yung mga hukay-hukay lang sa tabi. Usually, pwede naman. Pero, mas mataas yata yung success rate. Sabi lang ng mga friends ng mga farmer. Agri. Bilang hindi rin naman tayo agri. Ngayon lang siya naging farmer. So, yeah. Ano to? Saan to galing? Vermicasto. So, ano siya? Pure na pupo ng worm. Pupo ng worm. Hindi to kaliri. Hindi naman, te. Yan. Galing na sa bakit parang lupa siya? Parang ordinary lupa lang siya mga kadasters. So, yun ay ano, organic siya. So ngayon, ito na, magtatanim from Good to Grow Agrimart, Shotty. Okay, okay. Lalagay natin, quiet in the cell. Lalagay natin dito, ano yung santo na Good bibili? Good to Grow Agrimart, Philippines. Pang mamayari din. Charo, pwede mang i-ano? Oo, oh, pwede. Ano pang mga tinda sa Good to Grow? Meron kami vermicast, ayan. Tapos meron din kami mga organic fertilizer at mga... inorganic fertilizer. Pero ang buto for from pag buto naman East West Seed na Lazada store. Lazada store. Yes. Official 'yon, nasa official, last mall. Yeah. Wala sa last mall. Pero kaya ilan lang naman ng isang buto pala? Ilan naman ng isang seed? Iba-iba. Ito kasi sample ano to, sample pack siya. So medyo mas kaunti ito. Iba-iba pag mga malalaking buto, kunyari ito pack 1. So konti mga lang. 40 seeds lang siya. Pero tingnan mo yung kamatis, te. Pag kamatis, ito 190 seeds, 190 seeds. Nandito naman sa likod yung instructions. Oo, ayan. So, meron naman. Okay, ready na ba tayo? Magtatanim na. Okay, tayo. Ready na. So, yeah, ilagay mo muna ang ato. First vermicast from Good to Grow Agrimart. Tingin siya ka... Anong amoy? Kaya siya, wala siyang amoy. Igagalan mo siya ibubudbud. Pero wag full. Ibubudbud ko lang. Yes, eh. Yan, so, pwedeng pa ganyan. Sige, ganyan mo. Medyo damihan mo ng ganun. Pwede mo siyang parang tapos kakalatid. Kaya ganyan mo na lang.
Pwede siya diretso sa lupa o dapat talaga dito muna sa mga pasilyo? Mas maganda kung may seedling tree kasi mas madaling i-manage. So kita mo agad kung alin yung tumubo, tapos pagdidiligan mo sila, konting-konting ano lang, spray lang. Hindi ka na pupunta sa field. Oo, oo ano. Tapos alam, pwede mo, ayun nga, ang maganda sa East-West, pwede siya sa labas ng mga bahay, no, sa balcony ng mga condo. Usong-usay yan ngayon, te. Oo, mga plantita. Nakasok kong makaano na morning show. Nasaan na ba ito, mga ka-Justers? Welcome to Sis. Luma-luma yung Sis. Kina Jerry de Belen. Yan, te. Sige, pwede mo ibuhos na siya. Para medyo mabili. Paano ko ile-level? Sige, para sa ganito. Sige, oh, sige. Sige, sige. Yan, ganyan na siya. Pwede mo gamitin yung... Yan. Saan may nabibiling ganito? Pwede, pero sa kung... Good to Grow Agrimark. Hindi, itong laga. Gusto ko yung promota. Good to promota. Yun yung gusto natin din. Saan, bakit Good to Grow ang naisip kasi pangalan? Kasi it's good to grow, diba? Good for... Ba't ano? Hindi mo na lang ibinrand na Green Panda na lang din para isang branding na lang lahat? Gusto ko ano eh, parang ito farm talaga. Kasi ito Good to Grow Agrimark. Agrimark. Ang gusto ko yung nakikialam ko sa branding. Kasi para isa na lang ang logo. Gusto ko yung nangialam. Ayan. Okay, okay. Pagkatapos natin so, ilagay. Medyo basa-basa sa kanya yun sa kailangan i-water. Kailangan ba i-flatten? Yan na, ote. Medyo butasan mo ng konti. Konting slight lang. Ayan. Pag kulang pa yung ano, dadagdagan. Dadagdagan mo pati ng konti. Paano yung pagdidilig niya? Depende sa kung anong buto yun. O lahat pare-parehas ang pagdidilig? Yung pagdidilig, basta ano, na-feel mo, hindi siya everyday, depende din sa panahon. Kung pag na-feel mo medyo, but hindi na siya moist, yun, time to spray-spray na ng ano. Kahit pag seedling pa lang, pwede yung spray-spray lang. Ah, okay. Hindi talaga tubig. Oo. Tapos pag malumaki na siya, depende kung anong halaman. So, kunyari pag mga... Nandiyan naman, per well, pack makalagay. Nandun sa website namin. Kung okay. Kailan anong namin website ng East-West? EastWestSea.com. Alright. Tapos pag mga guides, growhow.eastwestsea.com. Yun. Okay, tayo natapos na. So, tapos na. Magdagay na tayo ng seeds. So, ayan na, Leia, italim na. Lalagay na namin yung mga seeds. Ilan kada isang hole? Pwedeng mga two. Yan. Ito ay seed po ng kamatis. Kailangan ba baon-baon? Ipapatong nasa... Ano lang, wag super baon sa medyo surface lang. Kahit namin natin... Bakit lang ang seed desa that, ano? Kasi hindi sure kapag tumubo. Opo. Pwede naman kasi, usually pwede mong tanggalin na lang after. Pag maliliit na seeds like kamatis, kasi kahirap nga niya ilagay. So, dalawa-dalawa. Masaya din talaga kapag ano, na-experience ko din yung meron na kami napipitas na kamatis, na okra. Galing din sa kanya yung seedlings. Hindi ka nabibili. Hindi ka nabibili. Pa. Tipid. Saka iba yung experience na hina-harvest mo from your own garden mo. Farm to table. Farm to garden table. Garden to table. Then bakit may mga ano title? Kuwari ito, Bula Kenya Long Purple. Kasi parang, dati akala ko dun, isang type lang lahat ng ano. Diba? Pag talong-talong. Pag ano, ganyan. So, iba-iba pala. Kasi kunyari, meron kaming... teka, takpan nga natin ito. Pwede nang takpan. Okay, kaya takpan na natin yung mga puto. So, kunyari, meron kaming type ng kamatis na maliit siya, pero bilog siya and very firm. Tapos meron kaming type ng kamatis na malaki siya, pero yung balat niya, hindi siya ganun ka-thick nung maliit. So, ano siya, depende sa... Yung maliit, pang biyahe yun. So, yun yung parang ano, pwedeng, pang matagalan siya kahit ibiyahe from, kunyari, from Nueva Ecija to kung saan mga lugar. So, may mga pangalan din po ang mga, ang tawag mga, may variety. Variety ng mga vegetables. So, hindi lang siya talong, merong mga Bula Kenyang Long Purple. Ganon. So, bawat parang variety, may kanya-kanyang characteristics. So, depende kung anong preference ng farmer tsaka ng consumers. Alright. Alright. Ano next na natin, Alba? Ayan, te. So, medyo bisik-bisik na lang ng tubig. So, medyo basa. So, meron tayo ditong red. Ito ba yun? Ano, tubig lang yan. Pang-inom natin, Ana. Kaya tubig na lang yan. Huwag mo nabuksan. May binatasan. Binatasan siya ni Rain. Wow. Ang bait talaga ni Rain. So, bagong kasal po sila, i-congrats natin sila din sa comment section. Yan, sige. Para mabasa-basa sila. So, Green Panda Farm is located at
Gabihan, San Ildefonso, Bulacan. So in the future, pwede nyo din itong ma-experience. Yes. Yung kayo ang mag... Oo, may mga farm activities. Yes. Tapos pwede rin sila mag-stay dito. Ngayon mga friends pa lang ang nag-stay. In the future, pag the wala future. Ng pandemic. Oo, pwede na ang work from farm. After okay, nito, anong gagawin? Ayun na siya, pwede mo siya. Kailangan ba direct sunlight, mga ganun? Hindi, ano lang, partial lang ito. Pag mga seedling pa lang siya. So, ayun, tapos so, na? Basta may air, nahanginan siyang ganyan. Ayan, tapos na. Alright mga Justice, ito na ang ating finished product. Charot! Okay, kung kayo gusto nyo rin magtanim sa inyong bahay, ay meron tayong pag-giveaway ng seeds from East West Seeds Philippines. Yes. Ayan, kung gusto nyo manalo ng mga seeds from East West Seeds Philippines para makapagtanim-tanim din kayo sa mga bahay-bahay nyo, ay kailangan nyo lang una mag-subscribe dyan sa aking channel. I-comment nyo ang name and address para alam ko lang kung taga saan kayo. At, ano favorite gulay? Oo, ayan. Ang comment nyo lang kung anong favorite nyong gulay kahit wala sa bahay kubo. Lahat ba ng gulay nasa bahay kubo? Hindi lahat. Pero... Hindi lahat. So, wala ang palay dun, pe. Wala mo. Kaya wala. Ay, naku. Ano yan? Trivia yan na walang ang palay sa bahay kubo. Tama so, ba? Eh, mamaya mag-correct tayo sa comments. Hindi wala. Oh, basta comment below your favorite gulay. At i-like ang East West Seed Philippines Facebook page. And Good to Grow. And Shopee. And i-follow din natin sa Shopee ang Good to Grow Agri-Mart. So, ayun lang mga Jasso. Sana natuwa kayo sa video na to. Gusto niyo ba to? De, para lang din informative. May farmer, may resource person tayo dito. Saka ayun nga, kasi usong-uso talaga ngayon, lalo na nag-pandemic yung magtatanim-tanim sa mga bahay, ganyan. So, ayun lang, magbabay na tayo sa mga Justers. Bye, Justers! Thank you for watching. Thank you. Thank you, East West. Sabihin tas ng boss ng East West, sponsored ko ba yung influencer na yun? Nakakasalo ba yung sa listahan natin?